ng mga friendships, mengat law sa tanan. So for today's video, mga friendships, meron akong ichichika sa inyo, mga friendships. At alam ko, meron kayong matutunan sa video ito. Kaya mga friendships, hiling ni Lola ninyo, panoorin niyo ang video dito, mga friends, hanggang dulo. Kasi alam ko makakatulong dito sa atin, lalo na sa mga nakaka-relate sa title natin, mga friendships, di ba? Na-check niyo na sa title natin at sa ating thumbnail na kumaka friendships. Yan ang magiging content natin sa video ito. Alam niyo ba, mga friendships, kanina kasi may nakita akong post sa isang FB group sa Facebook, mga friendships. Nagtanong siya doon kung bakit nga daw nag-hiring pa ang isang division na wala naman palang available item. O, di ba, mga friendships, may idea na kayo niyan, di ba? Kasi alam kong ngayon lahat tayo ay naghihintay na ngayon ng tawag sa division. At bakit? Nagtatanong tayo hanggang ngayon wala pa. So, ibig sabihin, meron na tayong mga nag-iisip na tayo, nagtataka na tayo, baka isa yan sa mga divisions ngayon na nag-hiring lang na wala palang available items. Alam nyo ba, mga friendships, no? Nag-check ako sa comment section sa post na yon at ang daming nagbigay ng thoughts nila doon sa post na yon ng isang FB user or ano siya, isang post, ganon. So mga friendships, nabasa ko doon na oo nga, bakit nag-hiring pa, iwala na palang available item. So ngayon, baka mga friendships, isa kayo doon sa mga may mga thoughts din katulad nila na nag-aaksaya lang ng oras, tapos yung pera, so sayang din yung mga time na in-invest sa pag-apply, yung effort sa demo, sa TRF, sa pag-re-review nun. And then, may isa pa nabasa ko doon na ano na daw ang gagawin niya, i-breadwinner siya ng pamilya. Tapos nag-resign siya sa previous company na pinagtrabahoan niya kasi hoping na matanggap siya, mabigyan siya ng item at magkaroon ng magandang buhay ang kanyang pamilya, mga friendship. So, wala na daw siya ngayong trabaho. So, ano na daw ang gagawin niya? Wala palang available item doon sa division na in-applyan niya. Nag-gumastos na siya, nag-resign na. Bakit late sinabi ng HR? Kasi mga friendships, alam niyo ba na maglabas kasi ang memo, yung division ng memo na open hiring sila, hindi kasi nila sabihin na meron silang available or walang available item. Alam nyo ba kung bakit, mga French, na hindi nila yan sinasabi? Yung iba, ilan? So, siguro sa mga 10 na divisions, 2 or 1 division lang dyan na nagsasabi na may available items like 15 plantilla or 5, ganun. Pero karamihan, mga French, hindi talaga sinasabi, mga French. Kasi ang reason kasi ng open hiring, mga friendships, no, hindi lang kasi yan for item. Tatlo kasi yan, mga friends, kung pinagkukunan ng hiring, mga friends, ng nag-apply sa mga RQAs. Kasi mga friends, kung napanood nyo, actually hindi to first video or reaction ko sa ganitong content, mga friends. Meron na kasi akong content din ito. Inulit ko lang kasi para ma-remind o kaya lalo na yung mga ibang ka-friends natin na bago na walang kaalam-alam kung bakit nag-hiring ang isang division. Una, nag-hiring po yan sila, mga friends, for item. Pangalawa, hindi lang po for item, kundi for LSB teachers at saka for sub-teachers, mga friendships. Bakit mag-hiring kung for sub-teachers lang at for LSB teacher lang? Kasi mga friends, yung tatlo na yan ay kukunin po yan talaga sa RQAs. Hindi po pwedeng kukuha lang ang isang
division ng mga putyo-putyo dyan, ng mga nasa gilid lang ng mga teachers, yung kakapasa pa lang, kakalet, na hindi dumadaan sa hiring process, mga ka-franchises. Hindi nag-exam o hindi nag-demo, hindi nagpasa ng mga pertinent papers or nag-submit ng mga basic mandatory documents requirements. So, kailangan dadaan lahat ng mga ka-franchises. Isa lang talaga yan sila. Kailangan papasayan sila, makapasok sila sa CAR RQEs, mga ka-friendships. So ngayon, every year talaga, nag-hiring ang division. Ang purpose niyan is, kung walang available item, nag-hiring sila kasi, mga ka-friendships, kung sakali pong dadami bigla ang population ng mga estudyante, mga fresh enrollment, meron at meron silang makukuhang teachers. Kasi hindi naman pwedeng tanggihan sa public school, mga friendships, kung meron pang mga mag-e-enroll. Kaya mga public schools, mga friends, tanggap lang yan ng mga enrollees, mga students. So, kung sakali man nadadami ang students at walang available item, ang gagawin po nila ay makipag-coordinate po ang division or communicate sa LGU, sa mayor, mga ka-friendships. Kasi po, dyan po kukunin ang LSB, Local School Board, mga ka-friendship teachers. Okay? Bakit po sa LGU, sa mayor? Kasi po, ang local government po ang nagpapasweldo sa mga LSB teachers. Okay? So mga ka-friendships, bakit po hindi agad na lang item ang ibigay? Bakit kailangan pang magkumuha ng LSB teachers? Bakit magpasab pa? Bakit hindi na bigyan ng auto item ang isang bagong teacher? Mga ka-friendships, for info of everyone na lang, if ang item po ay hindi po yan basta-basta gagawin at ibibigay sa isang teacher, kundi mga ka-friendships, national po yan. So hindi po yan ibibigyan ng item kung wala pong budget. Okay? Kasi po kapag LSB teachers, agad-agad meron tayong maibigay sa kanilang sweldo galing sa local government. Okay? So yun mga ka-friendships, pati yung mga sub-teachers po, ang sub-teacher naman, ang sweldo talaga nila ay ano po yan, ka-level po nila ang teacher 1. Okay? So yun po yung ano nila, sweldo din nila, mga ka-friendships. So ngayon, ang tanong natin, Sir Jun, kung nag-hire po ng LSB, kung mayroon bang chance na next year maging regular siya teacher? Depende po yan kung meron na pong iba bang item para sa kanya. At hindi po siya auto 100% sa kanyang item. Hindi po. Titingnan pa din po yung sa RQA list kung sino po yung bet at saka mataas yung rank at pasok sa localization. Okay? Tapos, kung tayo ay mag-sub na lang at saka mag-LSB, kailangan natin ipakita ang ating galing. Huwag tayong tatanggi kahit anong mga i-assign sa atin na work, kasi yan po yung time na kailangan natin ipakita sa mga co-teachers natin, lalo na sa school head, na deserve natin na magkaroon ng item. Okay? So, yun po yung reason dyan, mga ka-friendships, ha? Kung bakit nag-hiring na wala namang available item. Para lang din po yan, ha, ulitin ko na ready po ang school year, ang division sa paparating na school year, na kung anumang mangyari, lulubo man yung population, at least meron silang naka-ready mga teachers. Yun, doon po kukunin. So, para hindi sila mangangarag, hindi mamumblema sa future na paparating na hindi pala alam kung ano mangyari sa enrollment. Kasi nagkaroon lang yan sila ng initial enrollment in January, yung early enrollment tawag noon. Then, meron pa yung panibagong enrollment, ongoing pa ng mga enrollment nila ngayon. And then, ngayon, what if bigla yung dadami? So, saan sila kukuha ng teacher? Uhugot. So, hindi naman yan pwedeng hindi dadaan sa butas ng karayom yung mga magtuturo sa public. Kasi responsibility po ng isang teacher
kung magka-problema po sa loob ng classroom, itanong dyan. Kung magka-problema, mayroong mga cases or issues sa bata, nangyari, aksidente, ganun. O, tapos, nalaman na hindi pala board passer si teacher. So, sino malagot niyan? Sino ang sasagot siyaan? So, ang division, ang superintendent, ang school head doon sa DepEd Central or sa PRC. Kasi ang hatungan talaga natin siyaan kapag tayo magka-problema, kung malala at hindi na masettle yung problema, maayos, so tanggalan ng license. Tapos at the end pala, nalaman, nangiloa pala siyang license. So, yun po ang pinoprotektahan din ng gobyerno ng public school din magka-friendship. So, yun. Sana nasagot ko po yan. Ako din po mga ka-friendships ha, nakikialdo ko sa inyong side ninyo, naintindihan ko yung mga thoughts niyo, yung mga views niyo dyan, na kung bakit nga ba ganyan. Ako kasi mga friends, naintindihan ko na kasi, kaya ready ako kung ano mangyari sa isang division na inapplyan ko. Kasi alam ko talaga ang ruling dyan kung bakit nagbababa pa ng memo ang isang division na open ranking tapos wala namang available item. Talagang yan po talaga ang reason. Yan. Aminin natin, masakit man ang katotohanan, pero dapat nating tanggapin na kailangan po talaga na mag-hiring para ready sila, mayroon silang makukuhang teachers kung sakaling magka-problema kahit wala pang available item. Kaya ngayon, paano sa dyan ang hiring ng LSV? Ganito ha, konting pasilip natin kasi mayroon pa tayong 11 minutes saka 11 minutes. Kasi mayroon kasing divisions na hindi pa alam kung kukuha ba ng LSV o hindi. Kasi nga, wala pang pasukan. Doon kasi magkaalaman yan sa pasukan na. Ngayon, kapag sakaling first day na mayroon talagang total na ganitong students, number of students sa super dami, agad-agad makipag-coordinate si superintendent sa mayor, sa LGU, para kung pwede mag-hire ng LSV. Ngayon, sino mag-hiring? Eh, di ba sabi mo Sir Jun sa RQA kukunin? So ibig sabihin, ang superintendent doon kukuha doon sa mga list. Yes po, doon po kukuha sa RQAs. Ngayon, bakit meron kayong naririnig ngayon na nag-a-apply mismo ang let passer doon sa LGU kay Mayor? Ganito po. Yan po ay depende po yan sa ngayon kung yan si teacher na nag-submit siya ng application doon kay mayor tapos nagkataon na ang division ay nangingi ng tulong kay mayor na mag-hire ng LSV. Kung yung applicant na LSV ay RQA siya ng division na yun din, automatic sa kanya kung sa lalo na siya ay bakeran ni mayor kung malakas siya kay mayor. Alam niyo ba kung yan ang nangyayari ngayon madalas ngayon sa mga barangay kung bakit may mga maraming mga volunteers, maraming mga sub-teachers, maraming mga LSV dyan sa isang barangay. Napansin niyo din ba na yung mga ganyan ay mga bumoto kay mayor? Yes po, talagang ganun, may connection tawag dyan. Pero kung kailangan, RQA din yon yung teacher applicants ng LSB na yon sa division na yon. Pero kung hindi, na mag-uusap na lang yung superintendent at mayor na kung malakas talaga si mayor kay superintendent na pero kahit hindi man siya nag-RQA na sa kanila na yan kasi talagang nangyayari ang hindi dapat mangyayari. Ganyan mga friendships, palakasan ang kasi yan eh. So yun lang, at sana naintindihan natin na wala na tayong mga sakit sa dibdib, alisin natin yan, talagang ganyan talaga ang DepEd, talagang ganyan, okay? Tanggapin natin, masakit, pero ang advice ko, kahit wala hanggang ngayon, wala pang tumawag, hindi pa nagparamdam ang mga divisions na playan natin, mag-try na kayo, haghanap sa mga private school, tapos
kung sakali man, di ba, may naka-ready din natin na pagtrabahoan, kung sakaling pagdating ng August, wala pa rin tayong trabaho. So, at least meron kayong naghihintay na private school, ganun. So, yun lang. And sana, praying pa din for all of you, for all of us, mga friends, na matawagan at magka-item tayo this year po. Let's claim it. Kasi deserve natin magka-item dahil sa mga pagod natin. Binigay natin ang lahat-lahat ng best natin sa demo at saka sa TRF review at saka sa exam at sa mga gastusin natin at lahat tayo. Kasi halos lahat naman maka-friends, di ba, mga teachers ay mga breadwinners ng pamilya. Alam ko yan talaga pagkakaano ko pag education ang course mo, talagang breadwinner tayo niyan. Ako din nag-resign ako last March and then wala akong inasahan. Nakitira lang ako sa kapatid mo na sa San Mateo, bakasyon. Ngayon ako umuwi dito sa San Pedro para maghintay kung sakaling meron ng tawag. So, mabilis na. Hindi na problema sa travel kasi malayo ang San Mateo sa San Pedro. So, ganun talagang buhay. Kailangan natin tanggapin at makisabay tayo kasi iyon talaga. Let's pray na lang always. I know Jesus Christ hears and answer all our prayers. So thank you so much and see you sa next video. Love you all, mga ka-friends. Gigugma ko kamutanan. Bye!